painitin natin ang muling pagbabalik ni Kay Soto at narito nga ang ilan lamang sa mga plays ng isang 7-3 dito sa Japan B-League na kung saan import ang kanyang naka 1-on-1 at naliliitan naman sa mga locals na gusto siyang pigilan. Umpisaan natin sa play na ito na kung saan tinao si Kay ng import ng kanilang kalaban at meron pang NBA experience ang tumao sa kanya, pero ang ganda ng pwesto ni Kay dito, nakadikit ang kanyang katawan, alam niya kung nasaan ang kanyang defender at ito ay sa kanyang likuran, binigay sa kanya ang bola, fake sa right, ikot sa left, ginamit ang board, pasok para dito kay Kay Soto. Next play natin, binigay kay Kay Soto ang bola, gumamit ng persa na gustuhan ng Hiroshima, isang 6'10 at isang 6'11 na mga imports ang kanyang nakakalaban dito sa Japan B-League, pero kita naman natin na hindi nagpapaiwan ang bata natin na si Kay Soto at iba pa rin talaga ang laro ng mga 7-3 sa loob ng paint at may advantage talaga sila kapag tinignan natin ng mabuti ang kanilang mga laro. Magandang example naman ito na kung saan ito yung gustong makita ng karamihan dito kay Kay, pero tandaan natin na ibang-iba na ang laruan ngayon sa NBA, mabibilis ang pasa at magagandang motion ng opensa at bihira na lamang ang mga ganitong pumupostay hanggang sa loob ng paint dahil madaling ipitin at i-double team ang mga ganitong klase ngayon ng opensa sa NBA. At pansin rin natin na pagandahan na talaga ng ball rotation at movement ng mga players ang nagiging labanan sa NBA at hindi na nga mga 1-on-1 plays na kagaya nito. Nawala naman ang import ng Nagoya sa play na ito, masyadong mataas ang pasa, nasa loob na si Kay na nag-receive ng bola, 6-10 lamang yung import, hindi na ito sumabay at baka maging counted foul pa nga para dito kay Kay Soto. Kung akala natin ay hanggang sa alley-oop plays lamang si Kay, ay doon tayo nagkakamali dahil sobrang dami rin ang mga plays niya sa loob ng paint na hindi gumamit ng mga alley-oop plays. Ito yung maganda, lalong lalo na kung nalito na ang depensa ng kalaban ni na Kay Soto. Sobrang liit ng nagbabantay kay Kay, nakita ng guard ng Hiroshima, binigay ang bola, isang ikot lang ni Kay Soto, hindi naabot ng defender, easy 2 points para dito kay Kaiju. Kaya nga nakalagay noon sa scouting report ni Kay na can finish with finesse, o nagiging magaling rin si Kay Soto sa kanyang mga opensa sa loob ng paint. Dito naman sa play na ito, walang nagawa ang dalawang imports ng Nagoya noon kay Kay Soto, isang 6'10, 6'11 ang height kontra sa isang 7'3. Height talaga ang isang basehan sa loob ng paint, kaya naman nagawa ni Kay ang play na ito. Import at local naman ang sumubok na pigilan si Kay, pero ano ang ginawa ni Kay dito? Dumiretso lang, tinaas ang kamay, easy 2 points para sa Hiroshima. Excited na tayo sa muling pagbabalik ni Kay Soto dahil na rin sa mas magiging buhay ang team ng Hiroshima Dragonflies at madadagdagan pa ng mga plays ang kanilang team, lalong lalo na ang mga inside plays na pang opensa. Sa play naman na ito, nasa loob na ng paint si Kay Soto, dalawang mas maliit na defender ang malapit sa kanya. Ang ginawa ng Hiroshima, bigay kay Kay Soto ang bola, sobrang dali ang pag-score para kay Kay, hindi naabot ng kanyang defender ang pasa kasi mataas nga at nalalakihan nga yata ang nagbabantay dito kay Kay. Ito yung isa sa mga technique o play sa basketball na minsan hindi namamalayan ng mga defender at magugulat na lamang sila at masasabi na bakit ako ang nagbabantay sa higanting ito. Sa play na naman na ito, hindi na hinintay ni Kay Soto ang import bilang help defense ng kanilang kalaban at maliit ang nagbabantay sa kanya, bigay ang bola, ikot agad, angat ang kamay, easy basket na naman para kay Kay Soto. Maraming plays si Kay Soto dito sa Japan B-League na angat ang kanyang laro at kitang-kita naman yan sa mga videos niya na pinlay naman natin. Sa play naman na ito, tumayo lamang si Kay Soto sa loob ng paint, nakita ng kanyang kakampi, high pass, sobrang dali ang larong basketball para sa Hiroshima Dragonflies at dito kay Kay Soto. Heto na naman yung spin move ni Kay sa loob ng paint, dumikit sa defender, fake sa left, ikot sa right, kawawa ang nagbabantay kay Kay Soto na mismatch na naman sa play na ito. Dito naman nalito ang apat na players ng Chiba, pumasok na lamang si Kay Soto sa loob ng paint, high pass ulit, easy basket ang nagawa ni Kay Soto. Kita naman natin na sobrang dami ng mga plays ni Kay Soto na hindi mga alley-oop o dunk, taliwas sa komento ng iilan lamang na alley-oop lamang si Kay, pero base sa video natin ay hindi naman. Warm up lamang ito sa papalapit na laro ni Kay Soto at ng Hiroshima Dragonflies at inaasahan niya ng karamihan na maglalaro na siya ngayong December at tignan natin dahil baka mamaya ay lalabas na nga si Kay Soto suot ang kanyang jersey.